Hello, ayan. Update tayo. Today is Wednesday. Walang pasok yung aking mga anakis. Ayan. Kaya makakapag-update tayo na medyo hindi tayo naghahabol ng oras. Bali, ito na po yung update sa ginagawa namin. Angeli Tan at Angeli SF, 54 square meter po ito. Bali, ayan. May pintura na po, primer. Pinaka-primer pa lang po ito. Ayan. Boysen flat po ang gamit. Tapos, na-install na ni Ray yung pinaka-pinto. Molded door din po. Ang pinaka-preferred talaga rin. Kasi, sakto lang din. Tapos, maganda rin yung datingan niya. Ayan. I-retouch na lang po natin to kung white pa rin yung gusto ni Sir. Ayan. So, kung mapapansin nyo po, is meron tayong lining na black. Yung cornisa po yan, ang gusto ni Sir is kulay black. Ang pinakakulay. So, masyadong detalyado kasi kisame na white, cornisa na black. Tapos, ang pinaka-wall is plain white. Tapos, meron pa tayong baseboard paint na black. Ayan. Wait natin yung baseboard kung ano yung magiging itsura na may black dito sa taas tsaka dito sa baba. Ayan. Yung ano po nila, yung pinaka kisame po nila, naka-panel, naka-PVC ceiling panel. Mas advice na po namin yan kaysa sa plain ceiling lang na hardiplex kung may budget naman kasi katagalan. Yung mga dugtungan, hindi mo makikita. Diba? Unlike neto, naka-PVC ceiling panel, parang ang tawag doon, kinokonek-konek siya. So, maganda rin to. Ang napili nila is yung may lines, ayan, para may statement pa rin. Pero kung gusto niyo naman plain lang na PVC ceiling panel. Meron din naman mga plain, pero ito maganda rin kasi nakaka bigay din ng statement nga ayun. So ito po yung kulay ng bahay is more on black and white. Ayan. Ang hamba, may nakita kasi ako, then sinadjust ko kay Sir para magdagdag din siya ng buhay. Sabi ko kay Sir, i-block na lang din namin yung pinakahamba. So, okay naman sa kanya. Pagdating naman sa doorknob, si Sir na daw bahala. Gusto niya rin yung block. So, naghahanap pa siya. Gusto niya yung lever type eh. Lever type na klase. Ayan. So, sa pinakagawa po ng Ray House Makeover, majority po talaga kung ano yung gusto ni client. Ayun po yung sinusunod namin gawin. Pero kung medyo again sa Lumina, dinidiscuss namin kay client na sorry ma'am, sorry sir, hindi po kasi pwede. Baka pagdating sa ongoing construction o renovation, baka magkaroon ng problema. So, ayun, kung may unit kayo sa ibang mga subdivision, kahit nga po sa mga condo, may mga restriction tayong tinatawag. Halimbawa doon, pag doon kayo gagawa, may oras lang, hindi po kayo pwede mapupukpok, pag-grinder. May mga restriction po. Parang katulad lang din dito kayo sa kay Lumina. Kailangan sundin mo yung pinaka sa extension, lalo na sa extension. May mga sukat lang po yan na dapat nating sundin. Katulad po ng mga property line na sinasabi. May mga ganun po silang mga terms and condition. So, kailangan po natin sundin para maging tuloy-tuloy din po yung ating pag-renovate. Ayan. Dito po sa isang kwarto, same lang. Nalagyan na rin siya ng plat. Kung mapapansin nyo, may plat na siya. Pinahiran siya ulit ng
skim coat. Siguro ito yung mga part na may mga bukol-bukol. Ayan. So, ang ginagawa dyan ni Kuya Joseph is hinahaguran niya ulit. Ito, parang may linya dito, parang dati. Ayan, nilagyan niya na ang skim coat. Then, hahaguran niya ulit ng pinaka primer. Tapos, ang final paint niya ito is white na gloss. Ayan. So, ayun din po. Ayan, nilagyan niya rin ng skim coat. So, maganda yung black. Ganda yung black. Ito, ire-retouch niya pa to eh. So, ayan, first coating pa lang naman. Ayan, ire-retouch pa rin po yan. Then, kung mapapansin nyo, meron pa siyang mga alikabok-alikabok dyan, mga skin ko. Pupunasan po natin yan pag nasa paglilinis na kami na part. Sa basta po sa rehouse makeover ko ano po yung ipagawa ni client. Yung po yung susundin namin. Unless lang po na may mga limitation tayo na hindi yung ibang bagay is hindi pwedeng ipilit. So ayan, nalagyan na ng mga skim coat. Ayan. So, wala pong pasok ngayon, pero kami may pasok. Ayan. Ang ganda na po, di ba? Ayan mo. So, makikita nyo, daming kalat. Hindi po yung kalat. Kasi hindi pa naman kami tapos. Mga accessories po yan. Ayan. So, nasa isang room lang siya para hindi siya matamaan, magasgasan, kaya andyan lang siya sa isang room. Tapos hindi pa namin siya tinanggal sa mga plastic o box para hindi rin siya madumihan. So nakaka-excite ng makulayan yung buong unit. So konti-konti na lang yan, more on tiles na lang tayo. Yung pagkatayo sa loob, malapit nang matapos ni Kuya Joan. Baka mag-start naman siya dito sa labas. Dito lang sa ano? Yan. Kanto. Ayan yung tiles nila, all white. Ayan, konti na lang, matatapos na. So maganda rin na may mga part na naka-tiles. Ayan. Maganda rin talaga yung may mga wall natin is naka-tiles para pagdating ng araw yung mga napinturahan. Kasi di ba pag napinturahan, naalikabukan, parang umiitim, ganun, parang nagda-dart. Nagkakaroon ng discoloration. Ayan yung kagandahan ng naka-tiles siya. Ayan, picturean lang po natin. Tapos meron tayong pinaka drop ceiling dito. Na instruction din ni sir. Ayan. Dito kasi yung kanilang kitchen area. Ayan, dito yung kanilang kitchen area. Ayan, konti na lang yung isa-tari si Kuya Joan. Ayan, yung kapiranggod na lang yan doon. Ayan, konti na lang. Tapos dito sa may kwarto sa baba, ayan, okay na din. Ayan, picturean natin. Meron nga palang ano, nag-comment kung ano daw sukat ng kwarto. Pasukat nga. pasukat nga kung anong ano nito. Ayan, ayan, susukatan ni Kuya Joan. Yung pinaka, ayan, ayan si Kuya Joan. Ilang Kuya Joan? 230. Ayan, yung dito. 182. Oh. 182. Ayan. 182. So,
kasya-kasya pa rin po yung pinaka bed frame. Pero pang solo lang. Pang solo lang. Siguro kasya yung mga 36 by 75 o hanggang 48 by 75. Siguro kasya. Ayan po, nasukat na. Tingnan lang natin yung tiles. Kung mapapansin nyo, yung papunta dito, tatlong buo. Tapos yung paganito rin is tatlong buo, 1, 2, 3. Tapos mayroong mga sobra-sobra sa dulo. Ayan. Ayan naman ang pinakasukat. So malaki pa rin po yan. Ito po yung pinto sa CR. Tinanggal muna namin kasi continue pa yung pagla-tiles doon. Ayan. Ayan. Kaya kung tulad po dun sa may naka-schedule kami next year sa Santa Maria, Bulacan, kung gustong-gusto nyo talaga kami ang gumawa, ayan, ilatag natin yung ating mga plano. Ayan, at baka magkasundo naman. Gusto daw ni Ray itry outside Lumina. Ayan. Siguro para maka-travel-travel din, di ba? Makapunta-punta rin ng probinsya. Yung pinakaharap entrada, nilagyan nila ng karton para hindi magasgasan, hindi mabungi. Ayan. Ano ginagawa mo? Ha? Ali? Okay. Dito po pala sa may TV area, ayan, meron tayong gagawin dito, kaya i-stop muna yung part na to. Isa rin pala to sa lalagyan ng tiles si Kuya Joan, tsaka deco stone. Abangan nyo po, ayan, tapusin niya lang muna yung mga dito sa baba. Ayan, kung nakikita nyo, konti-konti na nauubos yung materyales. Lumuluwag na. Ayan, meron lang ginagawa si Ray na ilalagay daw dito. Ayan, sa TV area. Yung pinaka-cob ceiling natin, okay naman na yan. Hindi lang natakpan yung iba kasi may mga ginagawa pa. Tapos yung tatlong receptacle, ayan. Ay, ano pala yan? Junction box yan. Bali, sinenter na natin yung pinaka-connection ng para sa center light. Ayan. Bali, ito, tatakpan na natin yan. Tatakpan. Ganda-ganda na. So, ayan yung ginagawa ni Kuya Choan. Konti na lang yung itatiles. Kaso pag ganyan ka linggit, medyo critical ang mga cutting. Ayan. Ayan, maliliit. Ayan yung mga siroho. Ayan yung mga medyo mahirap ikat. Ayan, konti na lang. Ayan, malalaman natin kung ano yung mga plano ni Seb dito ha, habang nakikita niya na yung pinaka-outcome ng pinaka-renovation. Hindi natin alam, baka lagyan niya dito ng black na paint. Kasi white dito eh. Black and white siya. So, tingnan natin. Abangan natin kung ano yung magiging plano ni Sir.
Ayan, ayan yung mga kaganapan. Ayan yung mga kaganapan natin. Yung materials na nakikita natin dito, ayan yung gagamitin natin pang pangkisame dito. Kasi maglalagay kami ng spandrel dito eh. Ayan. So, ito naman, okay lang yan kasi labas naman eh. Sinabit lang muna nila. Tapos dito sa part na to, magta-tiles na rin si Kuya Joan. Ito yung mga tiles. Ayan o, ang ganda niyan pag nabuo. Parang may pattern. Ayan, continue yung pag-i-skim coat. Meron pa pala si Kuya Joan itutuloy na tiles dito. Ayan, kasi may kisame na eh. So, lalagyan pa yan na yan ng tiles. Ayan. So, medyo marami-rami pa siyang itatiles. Yung Angeli SF na ganitong unit, okay na talaga sa kanya yung ganito lang na kitchen. Tapos yung kalahati is kwarto. Ayan. Malaki na rin siya. Then yung cabinet niya pa L. O, diba? Pag nagtitibag kami ng pinaka dito, di ba? Ang nakalagay dito is bintana, tsaka yung pinto. Hindi po namin sinasagad. So, may naiiwan pa rin na ganyan. Kasi pinaka-suporta pa rin yun sa bahay. Kaya kung magpagawa po kayo ng unit, huwag niyo pong tibagin lahat. Ito nga kagandahan dito is yung pinaka sa kwarto, ito, yung pinaka-partition is wall talaga, concrete. So, kahit paano, may suporta pa rin yung pinaka-slab. May mga nakikita po kasi ako na sinasagad nila yung pagtanggal dito. Mas maganda po magtira kayo. Tira nyo po ng konti. Tapos ito yung dating bintana. Ginawa na namin siyang pinto. Ayan. Tapos yung isang bintana dito, sinarahan naman. Ayan, wala na. Dito tayo. Ayan, na ilagay na ni Kuya Joan yung tiles. Ayan na siya. Ayan, ayan yung kanyang mga gilid-gilid.